Eat Bulaga, inaasahan na ang pagtaas ng ratings ng It's Showtime, pagkatapos nitong lumipat ng GMA 7, at chill na chill lang daw ang TVJ at Eat Bulaga, patungkol dito. TVJ hindi na daw kailangang mag-effort para tapatan ang It's Showtime. It's Showtime, bumababa nga ba ang ratings habang nagtatagal sa GMA? Matatanda ang, noong April 6, 2024, kung saan unang napanood ang Showtime sa GMA 7, ay lumaki ang lamang ng Showtime sa Eat Bulaga, kung saan ay umabot nga ito ng 9.6 sa pinagsamang apat na channel, na GMA 7, GTV, A to Z at Kapamilya Channel. At 4.4 naman ang nakuha ng Eat Bulaga, sa dalawang pinagsamang channel ng TV5 at RPTV. Sa kabila ng lahat ng iyan, ay tila hindi nga nagpapanik ang Eat Bulaga at ang TVJ, sa katunayan nga, ay hindi pa rin live ang Eat Bulaga, noong Lunes at Martes, April 8 at April 9, 2024. At free recorded episode pa rin ang pinalabas na episode. Ibig sabihin, ay mga inihanda na itong episode ng Eat Bulaga, noong naka-live episode sila, para ipalabas ng Lunes, at ibang araw naman para sa Martes. At para sa mga legit dark ads dyan, ay alam ng mga itong nagla-live ang Eat Bulaga tuwing Miyerkules, hanggang Sabado. Nakapansin-pansin nga, na tila chill na chill lang ang Eat Bulaga, at hindi nga nagpapanik, dahil alam nilang kahit free recorded episode lang ang Eat Bulaga, ng Lunes at Martes, ay alam nilang may mga solid viewer sila, na nakatutok sa Eat Bulaga. Sa katunayan nga, ay ito din ang mababasa sa Filipino Star ngayon, kung saan mababasa na hindi nagpapanik at chill lang daw ang Eat Bulaga sa nagaganap na salpukan sa It's Showtime sa GMA 7. Ayon pa nga dito, ay hindi raw talaga sila nag-effort para tapatan pa ang pag-uumpisa ng It's Showtime sa GMA 7. Dito din nga ay pinabulaanan din ng insider ng TV5 na walang financial problem ang Eat Bulaga. Mababasa pa dito, na alam na raw nila from the start, na may captured audience na sila at loaded ang commercial, kaya wala raw talaga silang financial problem, contrary sa mga kumakalat na issue. Dagdag pa dito, na hindi totoo ang mga kumakalat na balita, na nagkaroon daw ng emergency meeting ang production ng Eat Bulaga, dahil nagpapanik daw ang mga ito, na ayon sa insider ng TV5 ay hindi nga daw ito totoo. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Tila inaasahan na rin naman ng TVJ ang mga ganitong pangyayari, lalo na noong lumipat sila sa TV5, noong July 1, 2023, na alam ng karamihan, na hindi gaanong marami ang naaabot na audience nito, kaya naman ay inaasahan na nila marahil, kung sakaling bumaba ang kanilang ratings, lalo na ngayong napapanood na rin ang It's Showtime sa GMA 7. Sa katunayan nga, ayon sa isang interview kay Tito Soto, pagkatapos na formal na inanunsyo ng GMA Network, ang pagpasok ng It's Showtime sa GMA 7, ay wala naman daw nagbago, dahil matagal na silang magkatapat, kahit noong may prangkisa pa ang ABS-CBN, kung saan sinabi nga ni Tito Sen dito na, dati na namin silang katapat. Nothing new or change. Dagdag pa rin nga ni Tito Sen, na ayon kay JDL Joey De Leon, ay mahigit 78 programa na ang nakatapat nila sa loob ng 45 taon. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, ayon pa rin sa insider ng TV5, ay masaya pa rin daw ang TV5 sa ratings ng Eat Bulaga ngayon. Kung ikukumpara nga daw ang ratings ng It's Showtime noong nasa TV5 pa ito. Kung saan sinabi nga nitong, kasi noon namang nasa TV5 ang Showtime, parang 2% lang rating nito. Dagdag pa nito, na accepted na naman daw nila, na 5 ang channel ng It's Showtime, kung ikukumpara nga sa kanila, na 2 channels lang. Napansin pa nga, ng mga legit dark ads netizens, na tila bumababa ang ratings ng It's Showtime, habang nagtatagal.
Sa katunayan nga, ay makikitang bahagyang bumababa nga ang ratings ng It's Showtime kung ikukumpara noong April 6, na unang araw nito sa GMA 7. Kung saan makikita ang mga ratings mula sa Nielsen Philippines Nutam People Ratings na ito. Na makikita nga ang mga pagbabago mula noong April 8, April 9, April 10, at April 11. Samantala, hindi naman pabor ang It's Showtime host sa mga ginagawa ng mga netizens na pag-awayin ng dalawang noontime show dahil pareho lang silang nagpapasaya ng tao. Sa katunayan nga, noong nakaraang taon, ay matatandaang sa isang panayam noon kay Ann Curtis, ay sa kabila ng mahigpit na tunggalian ng dalawang noontime show, ay sinabi nila noon na lagi nilang hahangaan ang Itbulaga. Kung saan ay sinabi nga niya noon na, "You know, we will always look up to Itbulaga. They are the longest running noontime show in the Philippines, and I mean what a journey they have been throughout the years. We will always idolize them because they have set a benchmark for noontime variety shows." At sa isang tweet naman ni Teddy Corpus sa kanyang ex-account, kamakailan lang, na huwag daw silang pag-awayin, tanong pa nga nito, na bakit hindi na lang daw tangkilikin ang dalawang show. Kung saan sinabi nga niya sa kanyang tweet na, "Yung pinag-aaway niyo kami, pero bakit di na lang tangkilikin parehas? Yes, may competition, minsan talo, minsan panalo. Parehong gumagawa at nagnanais mapasaya kayo. Kung di ka masaya sa isa, edi dun ka sa kabila at huwag ka nalang manira. Focus ka sa TV mo at huwag sa TV ng kalaban mo." Na kung saan, ay isang magandang mensahe talaga para sa lahat. Naumani nga ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Samantala, matatandaang, minsan na rin namang shoutout ng mga The Bark Ads, ang mga madlang people noong nakaraang taon. At hindi lang yan, matatanda ang binati din noon ng nag-iisang henyo master, Joey De Leon, si Memi Vice, noong birthday nito. Naikinatuwa pa nga noon ni Memi Vice, at nagpasalamat noon sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin dito?